Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Balitang PBA pa rin tayo mga boss. Tatlo pang bagong players pinapirma ng Magnolia para manatili sa kanilang bakod. Mark Pingris, dapat na bang magretiro? At ang trade na kukumpleto sa roster ng Barangay Ginebra para sa pangarap na Grand Slam, sino kaya ang player na yon? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pasupport na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Kasabay pa rin sa paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng panibagong season ng PBA sa darating na Abril, muling binigyan ng pagkakataon ng Magnolia Management ang tatlong players nila na matulungan ang team nila sa kampanya nila sa 46 season ng PBA na malapit na nga pong magsimula. Ang nasabing tatlong players pinapirma ng bagong kontrata ng Magnolia Management. Ito nga sila Alvin Abundo, ang big man na si Kyle Pascual at ang veteranong sentro na si Rapi Ribis. Ayon sa report, halos sabay-sabay na mag-e-expire ang kontrata ng tatlong players na yon. Kaya mabilis silang pinapirma ng bagong kontrata bago pa sila mailagay sa free agent status. Sakto naman yan dahil nakabalik na si Rapi Ribis mula sa US pagkatapos ng isasagawang quarantine at iba pang protocol. On the way na siya para sa ginagawang group workout ng Magnolia na nagsimula pa noong nakaraang linggo. Sa pagdating ni Calvin Abueva sa roster nila at pagpapapirma ng mga bagong kontrata sa mga maaasahang players, nasabi ni Coach Tito Victulero na halos kumpleto na sila sa darating na panibagong season ng PBA. Sabi pa ni Coach Tito Victulero, may nakalaan pa din na pwesto sa veteranong si Mark Pingris na nakahanda sila na kung ano man ang magiging desisyon nito, kung maglalaro pa ba siya o magre-retiro na sa PBA. Yan din ang tanong ng mga Magnolia fans kung dapat na bang magretiro si Mark Pingris dahil nga sa mga injuring tumama sa kanya, mukhang nahihirapan na siya na maibalik ang 100% na kondisyon niya. Sa ngayon, pinag-aaralan maigi ni Mark Pingris ang gagawin niyang desisyon kung magre-retiro na ba siya o isa pang conference. Kung matatandaan nyo, nagbigay ng petsa si Mark Pingris na sa darating na Marso, magdidesisyon na siya tungkol sa karera niya sa PBA. Pero sa aking personal na opinion mga boss, kung magre-retired na o maglalaro pa rin sa Magnolia si Pingris, panalo pa rin ang manok doon. Kasi nga, kung magre-retired na si Pingris, pwede na silang magdagdag ng isa pang player sa pwestong iiwanan ni Mark Pingris. Kung maglalaro naman si Mark Pingris, maganda rin yan. Kasi nga, nae-excite na yung mga fans sa muli niyang pagbabalik sa PBA katambal si The Beast sa iisang prangkisa lang. Para sa akin, isa pang conference idol Mark Pingris para naman masaksihan ng mga Magnolia fans yung magiging laro nyo kasama si Abueva. Para na din makita ng mga fans yung huling laro mo sa PBA at makapagbigay pa ng kasiyahan sa madaming fans. Pero mag-retired man si Pingris o maglaro pa, sa matagumpay na karera niya sa PBA, wala na siyang dapat pang patunayan pa. Ito mga boss, ang huli nating pag-uusapan. May mga lumalabas na balita ngayon na kaya daw kumukuha ng mga bigman ng Alaska Aces sa free agency dahil naghahanda na sila na i-trade si Vic Manuel. Mukhang malabo na daw kasing maayos pa ng tuluyan ang relasyon na meron dati sa kampo ni Manuel at ng Alaska. Kaya mukhang maniniguro na ang Alaska sa mas magandang offer para tuluyan na nilang mabitawan si Manuel. Noong nakaraang araw nga, lumabas ang balita na ino-offer daw ng Magnolia sa Alaska ang 10 pick nila. Kaso nga lang, hindi pumayag sa deal na yon ng Aces. Pero ngayon mga boss, may balita na ang Ginebra naman daw ang susubok na makipag-deal sa Alaska kapalit ng serbisyo ni Vic Manuel. Ito na siguro yung trade na malaki talaga ang posibilidad na maganap. Lalo pat ang team na lang ng Barangay Ginebra ang hindi pa nakakagawa ng malaking trade sa SMC Teams ngayong off-season ng PBA, na siguradong pag nakuha nila si Manuel mula sa Aces, magiging malaking puwersa to para sa Barangay Ginebra. Para sa akin, ang isang Vic Manuel na lang ang kulang sa lineup ngayon ng Barangay Ginebra na sa isang magandang package trade lang ni Mr. Al Francis Chua, siguradong mapapapayag niya na ang Alaska na balitang inaalok na si Vic Manuel sa mga iba't ibang team sa PBA.
Ito din yung pwedeng maging triple tower ng Barangay Ginebra sa pagbabalik ni Greg Slaughter. Para sa akin, eh mga dalawa o tatlong taon na lang ang itatagal ng prime ng laro ni Vic Manuel sa PBA. Sapat na yan para matarget kung ano man ang inaasam-asam ng Barangay Ginebra sa next season ng PBA. Kayo mga Barangay Ginebra fans dyan, si Vic Manuel na kaya ang kukuhanin ni Boss Al Francis Chua para ibigay sa Barangay Ginebra? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Freddy Alejo, kay Boss Albert Sabaw-Sabaw Vlog. Shoutout din po kay Boss Jeffrey Abrasaldo, kay 7-Eleven from Manawag, Pangasinan. Shoutout din po kay Boss Scout Ranger. Shoutout din po kay Boss Dexter Malumay. Shoutout din po kay Boss Charlie Camacho, kay Boss Leopoldo Makaraig at sa kanyang pamilya from Palawan. Shoutout din po kay Boss Felix Hermosa from Saudi Arabia, kay Boss Net Flores at kay Sir Alex Prado. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.